Interesting topic na naman mga tol mula rito kay Random Pinas. Marami ang hindi nakakaalam ng UFO at alien incident na ito. Isang pangyayari mga tol no sa Voronezh. Hindi ko alam kung ano tong ano na to no, Voronezh. Basta maraming hindi daw nakakaalam mga tol sa daigdig. Yung isang pangyayaring to, isang insidente na to ng UFO at alien. So ngayon malalaman na natin no. At panonoodin natin to at bibigyan natin ng komentaryo at reaction video. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan, no? Subscribe ka naman kay Random Pinas mga tol. Nakalagay ang link sa ibaba sa may description, no? Nakalagay po doon ng link. Pwede niyo i-click yung link, puntahan niyo yung kanyang channel. Napakaraming malulupit na content nito ni Random Pinas mga tol. Ako na nagsasabi sa inyo talaga, napakalupit. Syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanya para whenever na meron siya mga bago, 'di ba? Mapanood na ninyo agad mga tol, no? At pwede kayo mag-request kung ano yung gusto nyong gawan natin ng reaction video. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ang UFO cases ay hindi na bagong usapin sa buong mundo. Sa dami ng recorded videos, litrato at eyewitnesses ay mahirap na itong hindi paniwalaan. Idagdag mo pa dyan ang pag-amin ng mismong US Department of Defense tungkol sa sinasabi nilang UAPs. May mga videos na sa channel na ito na tungkol sa aliens at UFOs, pero ang video ngayon ay tungkol sa eyewitness testimonies tungkol sa isang UFO encounter na malamang ay hindi mo pa naririnig. Napakarami na kasi talagang mga insidente, kaganapan, mga eyewitness, di ba? Hindi lang nga isa eh, hindi lang dalawa. Libo-libo pa minsan, sabay-sabay na nakakakita ng mga UFO mga tol. Mga ilaw sa gitna ng kalawakan na naka-V-shape, mga ganyan. O ilaw na lumilipad o mabagal, walang tunog. Sobrang dami nang nakakita. Pero wala pa rin makapagpatunay dahil nga may mga lumalabas na alibay. Alibay nga ba natin matatawag yun? May lumalabas na pagpapaliwanag na flare lang daw to, na balloon lang daw to. So hindi natin alam kung ano ang totoo kasi ito sinasabi ng mga taong nakakita. Ito naman ang sinasabi ng gobyerno, di ba? So hindi natin alam mga tol kung ito ba'y pinagtatakpan lang talaga. Ito ba ay talagang walang katotohanan o baka namamalikmata lang ang libo-libong mga taong nakakita na mga tol. O ito ay isang secret military vehicle na idine-develop pa. Tapos yun lang ang nakita ng mga tao. Kaya drone. Mga ganyan, hindi talaga natin matiyak pa hanggat wala pa tayong ganap at talagang solidong ebidensya mga tol. No? So namamalagi, lumilipas ng dekada, namamalagi pa rin siyang misteryo. No? Tuloy natin. 1989, tatlong bata nagkaroon ng kontak sa dalawang aliens at isang robot. 1989, tatlong bata nagkaroon ng kontak sa dalawang aliens at isang robot. Pero bukod dyan, ay may iba pang nakakita rin ng pangyayari na siya naman nagpapatunay ng kwento ng tatlong batang ito. Isa rin ito sa ilang kaso kung saan nagkaroon ng alien abduction sa harap mismo ng ilang witnesses. At nag-iwan din ito ng ilang physical samples. Balikan natin ang sinasabing Voronezh UFO incident at alamin natin kung bakit pinangalanan ito bilang ang pinakapopular na UFO story na kaunti lang ang nakakaalam. Pinakapopular pero konti lang ang nakakaalam, no? Tuloy natin. Nagkontrahan na pinakapopular pero konti lang ang nakakaalam. Siguro sa mundo ng mga UFO fanatic o UFO na mga ano talaga, ito yung pinakapopular. Pero sa sangkatauhan, hindi masyadong kilala. Voronezh UFO incident. September 27, 1989. Tatlong bata, dalawang lalaki at isang babae ang naglalaro sa isang park malapit sa Voronezh, Russia. Sa di kalayuan, nagbabantay ang kanilang mga magulang habang nagkwekwentuhan. Biglang napatigil sa paglalaro ang isa sa mga bata at napatitig ito sa kalangitan. Napansin ito ng dalawa pa at nauwi din sila sa pagtingin dito. Napansin ng mga magulang na tumahimik ang mga bata. Dahil dito ay pinuntahan nila ang mga ito at doon nila nakita ang isang UFO sa kalangitan kung saan nakatingin ang mga bata. Nang subukan nilang kunin ang mga bata
ang silver ball-like na object na ito ay biglang bumaba sa lapag. Dahil sa takot, ang ibang mga magulang ay nagtakbuhan kasama ang kanilang mga anak, at ang iba naman ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang makalapag ay UFO, maraming usok ang lumabas sa ilalim nito at muli ay binalot ng katahimikan ng kapaligiran. Ilang segundo ang lumipas at bumukas ang pinto ng craft. May matinding liwanag ang nanggagaling sa loob nito. Lumabas sa craft ang dalawang humanoid figure. Hindi pa mawari ng mga witnesses ang itsura ng mga ito ng mga sandaling iyon dahil sa matinding liwanag na nanggagaling sa loob ng craft. At habang lumalabas ang mga ito ay unti-unting nakikita ang kanilang itsura. Sa description sinasabing matatangkad ito, nasa 9 feet ang taas. Ooh. May tatlong mata at may suot itong isang uri ng suit. Tila hindi napansin ng mga aliens sa mga taong nakatingin sa kanila. Kaya so, kung mapapansin mo, ay nagsimula agad silang mag-examine ng area. So kung mapapansin mo, iba yung itsura nitong mga alien na to, no? Sa normal at typical na mga alien nakikita natin, no? Iba itsura nila. Kadalasan kasi yung mga alien nakahubad lang, walang damit. Eto, nakasuit, no? Makikita mo talaga. Ilang saglit lang at may isa pang figure ang lumabas sa craft. At sa pagkakataong ito ay maliwanag na isang robot ito. Malaki na korteng kahon at may mga robot. Ilaw sa ilalim ito. Sumunod ito sa mga aliens sa tila hindi rin napansin ng mga tao na ilang feet lang ang layo. Sa sobrang takot ng isa sa mga batang unang nakakita ng craft ay napasigaw ito. Naalerto ang mga aliens at napatingin ang mga ito sa mga tao. Dahan-dahang lumalayo ang mga tao, ngunit ang batang sumigaw ay hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Napansin ng mga taong lumapit muli sa craft ang robot at ang isang alien, ngunit ang isa ay nanatili sa kanyang posisyon. Bumunod ng tila isang weapon ng alien at pinutok ito sa direksyon ng bata. Nawala ang bata ng tinamaan nito. Sa gulat ng magulang ay sumigaw ito at tumakbo sa direksyon ng umatakeng alien. Nang malapit na ito ay biglang lumitaw ang bata sa layong 5 feet mula sa alien. Sumuko raw ang bata at habang nalilito ang mga tao ay bumalik ang mga alien sa craft at umalis ito. Mm-hmm. Iniwan nila ang mga tao na nagkakagulo at walang makapagpaliwanag sa kung anong nangyari. Mm-hmm. Pagkatapos ng pangyayari ay dinala ang mga bata sa ospital para ma-examine. Inireport sa mga pulis ang nangyari at nang makarating ang mga ito ay sinabi ng mga magulang ang buong istorya. Magulo ang pangyayari at sinusubukang intindihin ng mga pulis kung isa nga itong pag-atake o kung inimbento lamang ito ng mga bata at natatakot lang ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Alam niyo mga tol, naiintindihan natin kung walang video, no? Kasi itong mga panahon na to, di ba? 1989, wala pa tayong mga smartphone yan, di ba? Ilan lang din, medyo luxury din kung magkakaroon ka ng digicam. Medyo may kamahalan din yun. Pero nasaksihan ng mga bata nagkukwento, sabay-sabay sila. Sa tingin nyo ba, eto merong meeting de avance muna na mag-uusap-usap o gagawa tayo ng istorya, mga tol, mga kaibigan. Kasama, idamay na natin yung mga magulang natin. Sa buwatan na tayo, gagawa tayo ng kwento na kunyari merong bumabang alien at may ginawa sa atin. Pwede ba yun, mga tol? Sa tingin ninyo, posible ba yun? Eto mga batang to na nakasaksi, sasabihin natin gawa-gawa lang nila yung kwento. Hindi natin masasabing alien talaga yung nakita nila, pero masasabi natin totoong may nakita sila, di ba? Hindi natin alam kung anong klaseng nila lang yun. O baka mga tao lang din yun na alam nyo na merong ibang trip. Pero mga bata kasi nakakita eh. Di ba lagi naman natin sinasabi kapag mga bata nakakita, lalo na 1989 mga tol, hindi pa naman siguro ganun karami yung napapanood nilang cartoon sa TV na para makapagbigay sa kanila ng idea na tara gawa tayo ng kwento natin na ikakalat natin sa buong mundo. Pwede ba yun mga tol, no? So tuloy natin to. Itinuro sa mga pulis ang lugar ang pinangyarihan para maimbestigahan. Nang makarating ay napansin agad ang nasusunog na amoy sa lugar. Mm-hmm. Nakitang may impression sa ground kung saan lumapag ang craft. Oh. Na parang may isang mabigat na bagay ang lumapag dito. May physical evidence pa. Ng isang grupo ng mga scientists ang lugar at nakitang radioactive ito. Isang bagay na nangyayari sa lahat ng reports ng UFO o alien contact. May nakita ring dalawang bato ang mga pulis at hindi nila ito may paliwanag. Ilang beses pinag-aralan ang mga batong ito at sinasabing hindi daw ito nang galing sa Earth. Mm-hmm. Ilang araw ang lumipas, in-interview ng mga pulis at ng mga psychologist sa mga bata
at hindi nagbabago ang mga bersyon ng kanilang mga kwento. Kahit ang batang na baril ng UFO ay maliwanag na naikwento ang kanyang karanasan. Mm-hmm. Ang mga batong nakuha ay nakatago sa hindi malamang lokasyon. Tumanda na ang mga batang ito at pinaninindigan pa rin nila ang kanilang kwento. Mm-hmm. Saka napapansin mo, diba, dun sa mga nilalapagan ng mga spaceship nila, lagi nagkakaroon ng radioactive. Meaning talaga, yung isang aircraft nila, yung mga aircraft nila, pare-pareho ng design para makalipad ng iba, no, sa ginagamit natin dito sa mundo. Other side of the story. Ang Soviet Scientific Commission ang nag-order ng inquiry sa alleged UFO incident na ito. Ayon sa sinulat ni Paul Kurtz noong 1990 sa Skeptical Inquirer, ang mga scientists daw na nag-exam sa lugar ay miyembro ng Voronezh Amateur Section for the Study of Abnormal Phenomena. Okay. Na gumamit daw ng isang uri ng ESP dowsing sa pag-aaral ng lugar. Mm-hmm. Ang impormasyong ito ay hindi maganda para sa kredibilidad ng istorya. Mm-hmm. Tungkol naman sa mga batong nakita, sinabi ni Genrikh Silanov ng Voronezh Geophysical Lab na isa itong form ng hematite na common namang nakikita sa Soviet Union. Mm-hmm. Tungkol naman sa above average ng radioactivity, isotope cesium ng lugar, sinasabi ng Vice Rector ng University of Voronezh na si Igor Sarotsev na insignificant daw ito. Mm-hmm. Ang mataas sa radioactivity sa lugar ay hindi patunay na isang UFO landing, lalo na't pagkatapos ng Chernobyl incident ay madalas ang pagtaas ng radioactivity sa ilang lugar sa Soviet Union. Mm-hmm. Ayon sa isang French Press Agency report, sa kabila ng 16 radiometric analysis, 19 checks sa ground, 9 tests ng microorganisms at 20 spectrochemical measurements, ay walang anomaly ang nakita sa lugar. Sinabi pa ni Paul Kurtz na isang Soviet Evening News correspondent na si Vladimir Posner ang nagpadala ng film crew sa Voronezh, ngunit wala silang ibang makitang witnesses bukod sa mga bata, na nagbigay sa kanya ng ideya na maring imahinasyon lamang ito ng mga bata. Ang istorya ay unang inilabas ng baaring imahinasyon lang. Lagi naman eh, di ba? Pag may mga ganitong UFO encounter, UFO alien encounter, laging merong gagawa ng na counter. Alam mo yung counter para hindi patotohanan o para pasinungalingan yung claim ng mga nakakita. Kaya kadalasan talaga yung mga nakakakita, mga nakakapag-film, kanila na lang. No, ayaw na nilang ilabas kasi pwede pa silang mapasama eh. Pwede pa silang gawa ng kwento eh. Pwede pa silang gawa ng istorya eh. Marami talagang kakayanan, mga tol, ang kinauukulan para hindi patotohanan ang isang claim ng nakakita talaga. Kaya magpahanggang ngayon, mga kapatid, nananatili pa rin siyang misteryo. Wala pa rin sapat na ebidensya. Kasi nga, kahit na may mga eyewitnesses, kahit may mga ganitong mga pangyayari, is nabibigyan ng counter na paliwanag. Diba? Katulad halimbawa, ito, nagkaroon lang daw siguro ng imahinasyon yung mga bata. At take note, ah, hindi lang isang bata yan. Sabay-sabay silang nagkaroon ng imahinasyon na pare-pareho. Pare-pareho. Kung ano yung nai-imagine nung isa, yun din yung nai-imagine ng isa at yun din yung nai-imagine nung isa at nung isa pa. Kasi apat na mga bata yun eh, di ba? So sabay-sabay silang nagkaroon ng imahinasyon. Parang naalala ko bigla yung isang paaralan. Nakalimutan ko lang kung anong lugar yun eh. Isang paaralan, parang 60 na mga bata ata yun, no? Sa isang elementary. Sa nakalimutan ko kung anong pangalan ng elementary na yun. Wait lang, hanapin ko. Ayun, sa may Zimbabwe, no, sa may Zimbabwe, 62 pupils o 62 student na mga bata ang nakakita ng UFO ng alien, mga kapatid, sa Zimbabwe, no. Biruin mo, 62, no, 62 na estudyante. Kung iisipin mong nagkaroon sila ng hallucination, kung iisipin mong nagkaroon sila ng imahinasyon, 62 na estudyante sabay-sabay nagkaroon ng iisang imahinasyon. O kaya naman kung sabihin natin gawa-gawa lang ng mga bata yon, mga bata, mga pupils, 62 nagkasundo-sundo para magsabing nakakita kami ng alien. Diba? So lahat yan, mga kapatid, nakaka-counter eh. Kaya magpahanggang ngayon, is hindi pa rin talaga siya napapatotohanan. No? Nasa sa inyo na lang kung gusto nyong maniwala o hindi. No? So tuloy natin to. Telegraph Agency of the Soviet Union
state-sponsored ang agency na ito. Kaya't katakataka o talaga naman nakakamangha na hinayaan ng Soviet Union, ilabas ang istoryang ito. Hindi kasi ganyan ang alam natin nangyayari kapag may UFO o alien incident sa ibang lugar. Kadalasan ay pinagtatakpan ito ng mismong gobyerno. Ng mga panahong ito ay malapit na mabuwag ang Soviet Union. Maaring isang istorya ito para ma-divert ang atensyon ng mga tao. Isang Soviet Party member nagsabi noon sa Time Magazine noong October 23, 1989 at ito ang sinulat sa Time Magazine tungkol dito. "They've been feeding us rubbish about the dreams of communism for years and viewed the state sponsorship of psychic and UFO claims as a new opiate for the masses." Sa kabila nito, ano naman ang dahilan ng mga bata para mag-imbento ng ganitong istorya? At sinasabing pinaninindigan nila ito hanggang sa kanilang pagtanda. Tama. Kaya't para sa akin, ang istoryang ito ay maaaring pinaka-convincing na ebidensya ng alien existence o maaaring kabaliktaran nito. Ang tanong siguro ay kung saan muling mangyayari ang insidente ito. Ikaw, anong tingin mo sa UFO incident na ito? Huwag kalimutan. So ikaw, bilang isang tao, ano ang masasabi mo dito sa isang UFO incident na to na nangyari noong March 27, 1989, mga tol? Anong dahilan o ano ang pwedeng maging dahilan nitong apat na bata para mag-imbento sila ng kwento na nakakita sila ng UFO at kasama pa mga magulang nila, mga tol, di ba? Bukod dyan, meron pang isang pangyayari, di ba, sa Zimbabwe nga, 62 pupils daw yon. Well, comment ka sa baba, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.